Oh, nasa ating pong linya ngayon si Ginoong Nazario Briguera, ang spokesperson po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ito po yung napaka-importanting paksa at alamin po natin kung paano po yung sinasabi yung double time na gagawin po ng gobyerno para po sagipin ang naghihingalo na pong industriya ng asin sa Pilipinas. Magandang umaga po, Ginoong Briguera. Magandang umaga din po, Sir Ted at DJ Chacha at lahat ng po ng sumusubaybay sa inyong programa. Okay, Sir, paano po yon? Nagsabi na po kayo no, at ang DA nga na gagawa ng kaparaanan po ang pamahalaan para masagip ang industriya po ng pag-aasin sa Pilipinas. Paano po yan? Ano po ang pinakamabilis nyo magagawa? Go ahead, Sir, please. Una po, pahayag na nga po natin na naglaan ng 100 million pesos ang Department of Agriculture para po sa tinatawag nating Development of the Salt Industry Project. At ito po ay ipapatupad sa pamamagitan po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, katuwang po ang National Fisheries Research Development Institute, pati na rin po yung ibang mga ahensya ng pamahalaan. Dahil gusto po nating linawin yung mandato po ay hindi lamang po sa BFAR, meron din po mga mandato ang ibang ahensya patungkol po sa industriya ng asin. Ngayon doon po sa tanong po ninyo paano po ito gagawin. So yung pong pondong pong iyon, ilalaan po sa pagbibigay ng patuloy na suporta sa pamamagitan po ng pamimigay ng akmang teknolohiya. Kasali na po din dyan ang pamimigay ng mga kagamitan upang pataasin po ang produksyon at kalidad ng asin dito po sa ating bansa. Dahil ang layunin po natin dito, ang layunin ng pamahalaan ay magkaroon tayo ng self-sufficiency pagdating po sa local production ng asin. Sir Mr. Briguera, no, yung sinasabi niyong pamimigay ng teknolohiya, tulong sa mga nag-aasin, klarohin muna ho natin, saan bang mga lugar ito? Saan ho ba ang concentration ng mga asin po sa Pilipinas? Base po sa datos natin, meron po tayong tatlong rehiyon na na-identify na mga pangunahing asinan sa bansa. Una po dyan ang Region 1. Meron din pong na-identify tayo sa Region 6, pati po sa Region 9. Okay, so tatlong rehiyon. Yung sinasabi niyo pong pagbimigay ng tulong sa kanila, teknolohiya, gaano kabilis po iyon? Kasi pag pinag-usapan po natin, ito ba'y mga gamit? Ito ba'y katuruan? Paano po ito? Kasi kung gamit yan, procurement pa hong dadaanan yan, sir. Go ahead. Yes, sir. Tama po kayo dyan. Kaya gusto nga din natin linawin na yung 100 million ay hindi pa po ito natatransfer sa BFAR. Allotment pa lang po ito galing po sa ating GAA. Pero magiging components po nito, tama po kayo yung kasanayan, pati po yung mga primary production equipment, ano po, in fact, kasali po dyan yung mga stainless steel shovel na gagamitin ng mga mag-aasin, pati po yung mga tinatawag natin na sack sewing machine, yung para po akma, yung pag-iimbak ng asin ng ating mga salt makers. Pati po yung mga post-harvest equipment, pati po yung transport. In fact, mabanggit ko lamang, Sir Ted, bago pa man po itong ipapatupad nating proyekto na pupundahan nga po ng 100 billion, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po ay nagbigay na ng assistance doon po particular sa Pangasinan sa ilalim po ng tinatawag nating Bayanihan 2 Stimulus Package budget. Ano po. So una pong isang halimbawa po na naibigay na assistance ng BFAR doon ay yung aluminum van truck para matulungan yung mga mag-aasin doon sa transportasyon ng kanilang produksyon, pati rin po yung iba pang mga maliliit na kagamitan kagaya po ng weighing scale. So ito po yung mga halimbawa sa mga tulong na naibigay na po natin sa ating mga salt makers. Ang pinag-uusapan ho natin dito ay rock salt. Tama po, Sir Ted. Rock salt po ang pinag-uusapan po natin dito. Ito po yung napoproduce gamit ang iba-ibang proseso, tinatawag natin yung evaporation po, isang halimbawa po. Ito ho yung pangkaraniwang asin na ginagawa ng ating po mga kapatid sa nabanggit na mga rehiyon. Yung usapin po ng pagtugon dito po sa asin law.
Oh, ito bang binabanggit yung teknolohiya, maaring masangkapan ng iodine itong rock salt? Ganun ho ba iyon? Yes sir, tama po kayo dyan. Kasi ang tinitingnan natin, hindi lang po yung patungkol sa pagdagdag ng produksyon, pero masigurin din po natin na meron pong sabi na nutritional content yung asin na ginagamit ng ating mga kababayan. Kaya kasali po dyan yung fortification process na meron pong iodine yung mga napoproduce po nating asin para po matugunan din po natin yung usapin sa malnutrition. Opo, opo. Hindi, tsaka din po sa pagtugon din po nga sa provision po ng batas. Sir, ano ba ang pag-aaralin nyo? Gano ba kalaki dapat, gano po kalaki ngayon ang industriyang ito? Ilang daang milyon o ilang bilyon ho ba ang worth ng industriyang ito ngayon? Sir Ted, hindi po tayo magmamagaling sa aspetong yan. Aminado po tayo na ang industriya ng asin ay isa po sa medyo kailangang bigyan ng pansin dahil hindi po ito nabigyan ng sapat na atensyon sa mga nakalipas na taon. In fact, masabi ko lang po na bahagi rin po ng gagawin natin ay magbuo ng komprehensibong impormasyon tungkol po sa industriya. Kasi kahit po ang ahensya ng pamahalaan na may mandato sa paggalap ng mga impormasyon tungkol sa production, ang Philippine Statistics Authority, wala po sila ngayon na komprehensibong impormasyon tungkol po sa industriyang ito. At dito po tayo magsisimula sa pagpapalawak upang paunlarin ang industriyang ito. Magkaroon po tayo ng mga baseline data para makita natin gaano kalawak ang industriya at para malaman po natin ang mga akmang tulong para sa mga taong nasa likod ng industriyang ito. Opo. Sir, I think ano po, hindi lang dapat gobyerno ho ang siyang sasaklolo ho dito. Malaking bagay po yung tulong ng pribadong sektor. So kung meron pong mga kumpanya na gusto mag-invest sa salt industry at hindi na po lalayo sa mga Region 1, Region 6 and the other regions in Mindanao, kung sakasakali po, no, dito ako magtatayo sa area ho ng coastal areas ng Bataan hanggang dyan po sa Cavite o Zambales, ano ho ang maitutulong ng gobyerno sa mga pribadong kumpanya o individual na maglalagak ng puhunan dito para po makatulong din sa ibang mga kababayan natin sa mga coastal towns or cities, ano ho, na mag-involve o mag-engage po dito sa industriyang ito? Yes sir. Bago ko po sagutin, balikan ko lang po sinabi ninyo paano pag may mga pribadong sektor na gustong sumali sa industriya ito. Mag-invest, opo. Tama po kayo sir, kasi mabanggit ko lamang po na ang sinagawang roadmap, kasi po mayroon ng nagawang roadmap doon po sa Region 1. Private sector led po ito yung isinagawa nilang roadmap para po sa patuloy na pagpapaunlad ng industriya ng asin. So ito po ay national roadmap, pinagtulung-tulungan po ito ng mga pribadong sektor at ng pamahalaan para mabuo po yung direksyon, yung balangkas, kung anong direksyon ang tutunguhin ng industriya ng asin. At doon po sa tanong ninyo, ano po ba ang magagawa ng pamahalaan? Una po, yung kasanayan, training, magsasagawa po tayo, mag-identify tayo ng mga experts natin para sila yung magbibigay ng technical assistance doon sa mga tao na interesado po sa industriyang ito. Pangalawa po dyan, yung sinasabi natin ng mga equipment support doon po, lalo na doon sa mga small scale na nasa industriyang ito. So ganito po natin tinitingnan ang paglapat ng assistance para sa ating mga kababayan na nasa likod po ng industriyang ito. Sir, balikan ko lang po yung una kong tanong din kanina, no, yung kung gaano kalaki ang industriya po ng asin sa Pilipinas. So, wala din ho kayong figure kung magkano more or less ang halaga ng importasyon ng asin na ginagawa ng bansa taon-taon, o meron kayong figure doon? Sa unfortunately po, wala po tayong because if our kung 93% ng salt needs ng Pilipinas po imported, so di ba dapat po meron na kayong more or less idea kung gaano kalaking halaga ang ating inaangkat, because that will be an attraction to local investors natin, di ba? Kasi sure market na yan eh. Sigurado ka na meron kang market, di ho ba? Meron kang market sa asin kasi 93% of our salt needs
are imported, di ho ba? Tama, sir. Pero just to put in context, sir, yung impormasyon na 93% po ay masasabi natin na it still requires a further verification kasi mm-hmm. ang source po dito ay hindi ang pamahalaan, ano po, meron pong isang pribadong grupo. Ako, hindi po ako nagkakamali, ang Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. Uh-oh. Sila po ang nagpahayag na 93% nga po ng imported mm-hmm. na asin ay inaangkat na po natin. Pero ang mga datos po na ito ay pwede na natin pagsimulan para po sa pagbuo nga po ng komprehensibong impormasyon. So makikipag-ugnayan po tayo sa mga ahensya ng pamahalaan na may mandato po sa pagkalap nito. Dahil nabanggit ko nga po sa inyo kanina na kahit po ang PSA, hindi po sila nagko-consolidate ng production data tungkol po sa asin. Mm-hmm. So sabi ko nga po, ito po, inaamin po natin ito, isa itong industriya na matagal na hindi nabigyan ng pansin. At itagalak naman po tayo dahil sa kasalukuyang administrasyon ay nabibigyan ito ng pansin. At ang pamahalaan po, bago pa man itong 100 million na sinasabi natin inilaan, ang BFAR po ay nakita na ang value ng industriya at kami po ay nagpagawa na ng mga inisiyatiba tungkol dito. Apo. At kami po ay nagagalak din sa pag-amin mismo ho, no, ng inyong ahensya, ng gobyerno, na ito po ay sektor na napabayaan at ngayon nga po ay gusto pong isalba. And that's really, you know, dun ho talaga dapat magsimula ang lahat. Ano? Aminin na may problema at kung ano ho ang inyong gagawin. Ang tanong lang po din namin, sir, yung binabanggit nyo mga roadmap na yan, lahat po ng mga planong ito, are you gonna put this everything in writing and propose this one by stages? Kasi po, kung ito po ay naghihingalo, eh baka hindi na abutin ninyo ang huling ano ho dito, ha? Ang huling gabi sa ospital at paglamayan na po ito ng tuluyan. Kailan po, ano ba ang target nyo po dito? Ngayon po kasi Agosto na, taong 2022, ano ho ba ang pinag-uusapan ninyo ng DA sa pagsalba ho dito? Yung time frame po nito, sir? Ang time frame po natin, doon sa nabanggit natin na 100 million ay within this year. Kailangan maipatupad na po ito. Pero sabi ko nga po, hindi pa po ito na itatransfer sa amin, yung pondo sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pero hindi naman natin po ito tinitingnan na parang constraint para po magsimula na. Kasi kagaya po ng nabanggit ko, like sa Pangasinan po, ay nagsagawa na rin tayo ng mga inisiyatiba para matulungan po itong ating mga kababayan na nasa likod ng industriyang ito. So yung pagbibigay naman po ng kasanayan, kung may mga export tayo, hindi naman ito nangangailangan pa ng malakihang pondo para lang po mabigyan ng assistance ang ating mga stakeholders na nasa likod ng industriyang ito. Pero ang timeline po natin within this year ay dapat maisulong na po ito nang sa gayon ay tuluyan na nating mabigyan ng tugon ito pong issue sa industriya ng asin. Sige po, so kami po ay makikipag-ugnayan sa inyo ano ho sa isyung ito eventually po kapag meron na ho kayo talagang nakalatag na po na konkretong plano kasi nga po ngayon pinag-uniwala, hindi pa huhawak yung sinasabi pong 100 million piso. Siguro po sir, kung mamarapatin po ninyo, you can coordinate with our policy makers para doon sa mga gusto mag-invest dito, mabigyan din po sila ng mga benepisyo, no? Doon sa mga maglalagak ng puhunan. Kasi ho dito, kung gobyerno ho na naman po ang ating aasahan, mawalang galang lang, eh, alam nyo na ibig ko sabihin, no? Sa kabagalan, usapin po ng korupsyon, alam nyo yung mga ganon. So kung private sector ito, bigyan mo ng inisiyatibo, eh baka po maingganyo na mag-invest. Kasi nga, uulitin natin kung sabihin na po natin hindi 93%, 80% na lang eh. Kung ang iyong inaangkat ang karamihan po sa ating kinukonsumong asin, eh malaki pong pera yan para po sa mga negosyante na baka po maging interesado sa sektor na ito po. Ano po, Director? Yes sir, tayo naman po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay palagi pong bukas sa pakikipag-ugnayan sa pribadong sektor. We always engage them dahil tayo naniniwala na sila po talaga yung kabalikat natin sa pagsulong ng industriya. At tama po kayo, ang pamahalaan sa pamamagitan po ng
DABFAR, isisiguraduhin natin na mag-inclusive po yung approach natin pagdating sa development ng industriyang ito. Opo. May pahabol pong tanong lang si Chacha po naman tungkol yata sa ibang bagay. Bangus at tilapia. Nababansot na ba? Hindi lang nababansot. Kulang na daw yung ating supply din ng bangus yata at tilapia. Sir, paano po sinusolusyonan ng inyong ahensya ito pong patuloy na pagbaba ng quality feeds na ginagamit po natin para sa ating mga isda, kagaya na lamang nga po nung tilapia at ng bangus? Yes, ma'am. Konteksto lamang po, hindi po kulang ang supply ng bangus at tilapia, yung marketable supply. Ito po yung mga nabibili sa palengke. Wala po tayong kakulangan ngayon. Ang sinasabi lamang po nitong issue nito, dahil sinundan din po natin ang balita at nagpahayag nga itong isang grupo na sinasabi nila na parang nagkukulang yung similya ng bangus at pati na rin na sinasabi nila bumababa yung kalidad ng ating mga fry and fingerlings na bangus. Patungkol po sa Pinayan, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po ay may tinatawag na National Bangus Fry Sufficiency Program. Ito po isang programa na inilunsad pa natin noong pang 2018. At layunin po nito na maparami natin ang similya ng bangus dito sa ating bansa. At pati na po yung tinatawag natin broodstock component. Kasi para po masiguro natin na sapat ang similya ng mga bangus, ay kailangan mas marami pong inahin. At mabanggit ko din po lamang sa ilalim ng programang ito, na kapag ambag po ang programa ito ng 6.49 million ng bangus fry noong 2020, at nadagdagan pa po ito noong 2021, naging 18.28 million fry po pieces ng bangus ang naidagdag natin sa produksyon ng fry ng bangus dito sa ating bansa sa pamamagitan po ng ating National Bangus Fry Sufficiency Program. At mabanggit ko din po na sa pamamagitan ng programang ito, mula po sa nasa mahigit 800 million na fry production, sa ngayon po ay nasa 1.33 billion na po ng pieces ng fry ang napoproduce natin because of this program. So ito po yung ginagawa ng pamahalaan, particular po sa pamamagitan ng BFAR, para masiguro po natin na sapat ang mga similya ng bangus sa ating bansa at nasisiguro po natin ang kalidad. Pero tayo po ay patuloy na nagsusumika para po mas matugunan natin ang isyong ito. Oo. Sir, yung sinasabi nga po na nababansot yung mga isda, bukod sa lumiliit sila, paano malalaman ng mga consumer na yung nabibili nilang tilapia or milkfish ay hindi na dekalidad? Anong itsura niya exactly? Well, basic na tinitingnan po ng isang nanay, kunyari na namimili sa palengke, dapat po yung mga nabibili po nilang isda, malinaw yung mata para masigurong sariwa po, firm yung laman. Wala po itong masansang naamoy para masabi natin na hindi na maganda yung kalidad ng mga nabibili po nilang isda sa palengke. Basically, si Director yata hindi niya masagot yung tanong mo, Cha. Ang sinasabi niya, para mo, yung basic na alam na natin, bata pa tayo, kung gaano mo, paano malalaman kung sariwa yung isda. Mm-mm. Yung pagiging bansot ng isda, siguro, Director, ang sinasabing bansot, sa halip nga na malaki, maliit, di ba? Yung dati-dati pong ang po-produce no ng isang palaisdaan po ay malalaking uri ng bangus, maliliit na lang because of the feeds nga na sinasabi. Yung feeds, yung uri ngayon, dahil nga sa mahal ang feeds, kaya din po baka nag-iiba na ho ang formula nito, kaya sa halip po na tumaba yung isda, hindi na ho siya lumalaki. Yun yata ang ibig sabihin po nito, Director. Yes sir, kasi kanina nga po binanggit ko na kailangan po magsimula doon sa quality fry and fingerlings po yes, sir. Po sa fish farming. So yun po ang sinisiguro natin na sa pamamagitan po ng ating National Bangus Fry Sufficiency Program ay mga dekalidad pong fingerlings ang napoproduce po natin para masiguro po natin na lumalaki ito ayon sa nais ng market. At patungkol naman po sa bangus, nag-iiba-iba din po kasi yan sir, kasi
may mga fish farmers na talagang may target number of pieces sila per kilo na gusto nilang maiproduce. Base po sa pangailangan po ng merkado. Sige po, okay. So, sige po. Kaya kung makikita po natin, medyo may maliliit, may malalaki po tayo. Sige po, nabanggit nyo na nga po kanina. So, sa huli pong katanungan, ngayon, ang tanong lang po talaga no, ay yung presyo ng feeds. Ano po ang magagawa dito ng inyo pong tanggapan? Meron ba kayo dyan magagawa po na tulong? Kasi hindi maitatanggi na problema po talaga yan ng mga nagpapalaysdaan. Yes po, sir. Una po, kailangan po nating makipagbalikitan sa Bureau of Animal Industry kasi po sila ang may mandato po sa feeds. Pero sa panig naman po ng BFAR, may isinisagawa po tayo mga researches para po masiguro natin na dekalidad na feeds ang naibibigay po sa ating mga pinapalaking isda. At meron din pong inisiyatiba dyan po sa pagkakaalam natin ang Southeast Asian Fisheries Development Center, ang SIFDIC po, para makapag-come up po ng mga feed formulation na mas mura gamit po ang mga local ingredients na hindi mahal, nang sa gayon po hindi naman ito na ilalagay doon sa presyo ng feeds na kapag tumaas ay talagang tataas po yung production cost ng ating fish farming. At syempre pagkatumaas po yung cost ng production ay manganghulugan din po ito ng pagtaas mismo ng presyo nung commodity mismo. So sa ngayon po may mga ginagawa po tayo kasi ang dapat kong gawin po rito, maghanap po tayo ng mga local ingredients para po doon sa feeds. Maghanap tayo, so naghahanap ba kayo, sir? Maghanap tayo, naghahanap ba kayo? O nakaharap ba po yes, kayo? Yes sir, sabi ko nga po may mandato po ang ano rito, ang BAE, tapos ang SIFDEC po meron na po silang isinagawang mga pag-aaral po rito at ang nakikita po natin kailangan ma-commercialize na lang po ito para po mapakinabangan ng ating mga fish farmers. Oh, kasi sir, yung BAE na yan attached agency din sa inyong mother agency eh. So alam niyo, sir, palagay ko po, yung maghahanap tayo, mga ganun, with all due respect, ano po, yan po ay, with all due respect, play of words, ano po. Ang importante nga, mabilisan pong aksyon dito. Na para bagang, yung mga walang lakad ba, yung hindi nagmamadali, yung pabanjing-banjing lang, ito ho ang magiging resulta. Itong mismong stakeholders, umaaray. Di ho ba? Kung sasabihin po na naghahanap tayo, ang tanong, kailan kayo makakahanap niyan? Kung BAE yan, dapat din po ang BAE, katuwang po ninyo, hindi nyo sa kanila ipapasa kasi po, kapatid nyo sila sa isang agency. At kung kailangan nyo ang tulong nila, dapat kayo mismong pupukpok sa kanila para bilis na nila ang kanilang action po dito, sir. Di ho ba ganun? Yes sir, tama po yan. Kaya nga po tayo nakikipag-ugnayan, nakikipagbalikitan sa kanila. At sinabi po natin kanina, meron na rin po mga progress doon po sa ginagawa natin patungkol po sa feeds. Ang sabi ko nga po, kailangan na lang po itong ma-commercialize para po mapakinabangan po ng ating stakeholders. When will that be commercialized, sir? When will that be commercialized? Ibig sabihin po, maging available na yes, po sir. Sa... Yes sir, kaya nga po, when will that be? Kasi kaninyo, meron na kayong ginagawa po mga eksperimento, mga sample po ng locally produced na mga dagdag sa feeds. So kailan po iyan, sir? Well, the soonest time possible, sir. Kailangan maibigay na po ito natin, maipalabas na po natin ito sa merkado para po mapakinabangan at yun nga po, para hindi po mag... hindi mag-suffer yung ating mga fish farmers dun sa mataas na presyo po ng feeds. Opo, opo. Sige po. Sige po. Yan nga po sana ay ating pong aasahan. And I hope you don't mind ano po, na kami po yung magtanong po ng ganito. Kasi nga, mismo ang ating mga manonood, yan din po sinasabi. At ang iba po yata dito sa ating mga manonood ay nagpapalaysdaan. At sinasabi nga, na yung sinasabi ho niya yung director na yan, nasaan na yan? Ganun pong kanilang katanungan dito. At talaga bang nararamdaman nila ang problema namin dito? Kasi sila po ay nangangamba na nga kasi pag tumaas ng tumaas sa kanilang presyo, hindi na ho sila alternative. Kasi ang sabi nga po nila Ginoong Diasis noong aming mga kapanayam, kung ang galunggong po ay 2.40, 300 piso per kilo, ang iyong alternatibong isda ay bangus at saka tilapia. Eh kung magmamahal pa rin po ito, ang pobreng Pilipinong pamilya, wala na silang alternative. Di ho ba, Director? Tama po naman yan, sir. Kaya nga po, yung sinasabi natin, patuloy po nating isinusulong ang mga programa na tutugon po dito sa ganitong issue, sir. Opo, sige po. Director, salamat po na marami. Muli ko kaming tatawag, if you don't mind, ano ho, para ho kumustahin po ang ginagawa po ng inyong tanggapan para po sa kapakanan po ng ating mga kababayan, sir.
Maraming salamat din po Sir Ted sa pagkakataon na makapagbahagi ng impormasyong naibahagi natin dito. Opo. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.